May tatlong uri ng modalities o pamamaraan para matuto ang mga bata ng kanilang leksyon sa darating na pasukan. Una ay sa pamamagitan ng distance learning kung saan hindi na nangangailangan ng physical na presensya ng mga estudyante sa mga paaralan. Sa ilalim nito ay ang modular distance learning, kung saan maaaring gumagamit ang mga mag-aaral ng mga self-learning module na maaaring printed o digital format. Responsibilidad ng mga guro na subaybayan at gabayan ang progreso ng mga mag-aaral gamit ang email, text message, instant messaging o di kaya ay telepono. Ang mga maaaring gamitin para sa modular distance learning para sa digital format ay computer desktop, tablet, smartphone, CD-DVD at USB storage. Para naman sa printed modules, gagamit ng textbook, activity sheets at study guide. Ayon sa DepEd, maaaring isang beses ang pamamahagi ng tinatawag na packet materials sa isang linggo. Kumpleto na ito sa lahat ng mga kailangang pag-aralan kabilang ang gagawing pagsasanay ng mag-aaral. Na pick upin ng mga magulang o kaya naman inihahatid. Ganon din sa ibang mga regions natin, mas lalo na doon sa mga remote areas, inahatid yung mga learning modules. Meron nga tayong tinatawag na learning resources on wheels. Ang online distance learning naman ay sa pagtuturo ng mga guro sa mga mag-aaral gamit ang internet. Maaaring i-download ang mga learning material at mag-submit ng mga homework online upang maging aktibo ang learner. Ang mga gamit na kailangan para dito ay ang computer desktop, tablet, smartphone, CD-DVD at USB storage at ang TV radio-based instruction. Ang mga self-learning module ay maaaring maituro at maipalabas sa telebisyon at mapapakinggan sa radyo. Ito ay epektibong alternatibo sa mga mag-aaral na walang access sa internet o computer, tablet o smartphone. Ikalawa ay ang blended learning. Ito ang kombinasyon ng online distance learning, modular learning at TV radio-based instruction. Ayon kay DepEd Undersecretary Jess Mateo, gagawa ng portfolio ang mga mag-aaral kung saan ilalagay ang lahat ng activity na siyang basihan ng pagbibigay ng grado ng mga guro. Ito yung mga written works nila, yung kanilang mga produkto, through the learning activities, pwede itong hard copy, pwede soft copy, or combination. Depende nga doon sa availability ng mga gadgets na present sa kanila. Ang ikatlo, ang homeschooling o ang pagkakaroon ng home-based learning environment na pangangasiwaan ng mga magulang, guardian o tutors na sumasailalim sa training. Sa pagbubukas ng klase sa August 24, nasa mahigit 22 milyon na mga mag-aaral ang inaasahang magbabalik eskwela. Humihingi naman ang DepEd ng kooperasyon sa bawat isa upang maayos na maipatupad ang kanilang alituntunin. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.